po din kasi yung junglers natin. Ay. Oh, lang. Malalim. Nakahanap ka ba ng ano, paraan, Joshy, para magawing smooth transition yun ah. Well, Lancelot Still, ang ibabanaot ng AV friend. Respeto pa din kay King Kong and yung mobility, yung mechanics na meron itong player na to, yung bilis ng daliri na meron siya with the assassins na pwedeng lumabas. Maybe a Ling ay makita natin kung mababan yung Fanny. Hindi malabo, no? So far, King Kong, Fanny, Hayabusa, mga ganun yung mga laruan eh. And I think recently lang din or last week, nag-Ling talaga. May nakapag-Ling na dito sa Season 12. So, hindi malabo. At sila rin yata yun. Oo, sila din yun. So, hindi malabong maulit nga naman yun if makita nila especially na parang, magandang kumuha ng pang-backline talaga para sa side ng TNC. Okay. Usually, pag nakakita natin yung Terizla first phase ban, it's either first three picks may magpapakita or X-board. Yun yung tendency. Well, may kakayahan ng TNC Pro Team na gawin yun, napakito for Ajay. Kasi ginagamit din naman niya to way back. Yeah. Nakita natin yung stats niya from MDL Season 2. At kakakit nga lang niya dito sa MPL. Looking at the previous draft, maganda rin naman talaga yung balance eh, ng dalawang upunan. Parang nag-boil down na lang talaga dun sa last fight. Sa last crucial target. Oo. Before, ang madalas upunan ng TNC Fred rin ha. Pero grabe, innocent hero agad this time around. Hindi na Fred rin ang uunahin nila. And there's no Jella, no Mathilda. No other ways to try and babysit. There's a Rafaela still. Interesting. Okay, ano kaya niluluto dito ng TNC Pro Team na nag-first pick Irithel sila? At AP Brand, of course, as expected, kukunin nila yung Edith. Maybe may plano ang TNC. Ano nang nakikita kong plano dito? Sige, counterin nyo na Irithel para hindi nyo makita yung jungle pick. Parang binibait out nila. Parang pinipwersa nila yung AP Brand na mag-react doon sa ganitong bold move. Which is priority picking an Irithel. Maari na kumuha si Super Marco dito ng hero. Or, ang isipin ng AP Brand, okay, may gold lane na, so pwedeng mamaya na tayo mag-gold lane. Then, i-exploit nila yung hero pool na meron ito sa Super Marco. Pero, power picks ha. Power picks nakuha dito ng AP Brand with the Edith and the Paquito. Two picks na, again, a lot of flexibility na pwede nila i-adjust yung position ng mga dalawang heroes na to. Depende sa draft ng TNC Pro Team. Parang ang hirap gumalaw agad sa Paquito, Edith. So, kahit papaano pa rin naman, mas safe yung Irithel kung tutuusin kasi siya yung nag-iisang marksman na gumagalaw habang hindi siya yung sobrang reliant in terms of positioning na nakatayo lang talaga. So, mas may capability siya na maka-dodge ng mga patulad nung ulit-ulit natin nakikita kanina na pambabackline na ginagawa. Pero, hindi pala nila ipe-preserve yung mark or yung jungler nila so far. Parang TNC Pro Team dito, rekta na bigay. Ito. Parang yung draft dito ng TNC Pro Team, kukunin namin yung Irithel, gusto namin yung mas active sa mga team fight o mas impacto yung mga team fighting dito ni Ajay. AP Brand, pipiliin nyo ba yung mga marksmen na kahit sino dyan, mahirapan sa sa Yuzong, sa mga naiwan na marksmen eh. That's the main idea. And right now, nawala pa nga at kumuha ang AP Brand ng Valentina at hindi Super Marco Hero, pwede nila ngayong itrap banning the Bruno, even the Brody. Yung parang pipili na lang yung TNC Pro Team anong marksman or gold laner yung gusto nila katapat. Parang buo na agad yung yung graph na meron dito ang TNC. Diba? Buo na yung pentagon nila when it comes hexagon rather dito sa draft index. And at taas, makikita natin na nandun agad yung early to mid. Because of the Martis na Snowball Reliant and yung late game insurance pa nga with the Irithel. Alam naman natin scaling itong hero to and even yung mid game na meron siya kapag nabuo niya yung kanyang Hustlers and Berserker's Fury. So might as well, dun talaga pumuhunan na yung TNC Pro Team and magbigay ng supplementary heroes like a Rafaela or even a mid lane na Farsa. Farsa? Parang the fact na may ipit mo na talaga ang gold laner dito ng AP Brand tapos may Farsa ka pa, parang all the more insurance na talagang mahihirapan siya sa early stages ng laro in terms of yung pagpa-farm at maging sa pagpepwesto.
although makokopya kasi din ng AP Bren yung Feathered Airstrike, kung kumuha sila noon, marami pa namang may Black Dragon form din naman. Yeah, na para pang cancel dun sa kinopya. Oh. It's very unique na makakita tayo ng mga draft na ganito ang takbo. Oh. So, napapakamot ulo na lang din po ako sa mga ano pwede natin makita. Usually kasi parang sa draft taguan eh. Pero TNC Pro Team straightforward. Yeah. Sobrang straightforward, parang in your face na eto talaga yung gusto namin gamitin. Wala kaming tinatagong kahit ano. Yeah, nakita nyo yung mga sinyales na pinapakita ng ating mga fans here. Hall of Legends, Ducky, please. Of course, isa sa mga pangalan na pinapag-usapan ng mga tao kung sino ang deserving na maging next part ng ating Hall of Legends. Isa doon si Coach Ducky. Now, looking back at the draft, nagtanggal ang TNC Pro Team ng Fredrin. Maybe another jungler. Oh, the Grok. Yung, pwede kasing Grok Kyle. Pwede yung Grok Few. Oo. Kala natin ipipinch nila yung Golden, pero isip ata dito ng TNC Pro Team. Kahit sino. Gold laner, yung jungle na lang yung focus namin. Kasi may straight up counter din naman na kami. Oo. May usong na kami, so kahit sinong Golden, okay lang. Pero ngayon, dahil meron ng Akai, masaya na yun dito si Super Marco. Meron na patulong sa kanya. Marami-rami ng tulong. Merong... Ako rin! Ako rin! Hit. Ako rin! Kami rin. Ano ba? Same. Ikaw ba, Juicy Cakes? Di ba naman? Di ba? Actually, ako rin medyo kasi nabubusog ako sa action. Parang... Tara, dinner after NPL. Let's go. Wow! Yeah. Wow. Nakaayaan na ka. Pero... Hindi, di ba treat mo, Brigida? Uy! Oh. Libre mo. Uy! Diba sama daw ni Brigida, libre siya ng dinner! Woo! Di ba treat mo mo? Kinakabahan ako. Uy! Ano mo mo? Pero again, going back... Oy! Oy! Si yeah. Professor! Professor! Juicy Cakes! Naku po! Ako, nakikita ko yung nagpapakita eh. Sina? Ayun, no? Ay. Nasa Deadly Magic lang. Ipakita mo, Juicy! Ipakita mo, yung hand sign. Pakita mo. Sundan mo. Yeah! There we go. Yeah. We have fun here in NPL Philippines. Okay, we'll round out the draft. Kufra, Fatim is pinili ng TNC Pro Team and I actually didn't think AP Bren would go for it. Oh, because is meron pa isang mobile marksman, pinili nila yung Claude. Oh, nerfed ang isang Claude, ah. Pinababa yung damage na nakuha niya sa mga items. So, but still it's a counter for a Faramis. And good steal din naman ang ginawa ng TNC Pro Team with that. And na-amplify yung kanilang team fight potential and also yung extended team fight. Dalawang klase kasi yan, it's either yung team fight lang na aamba set up first and yung tatagal, yung mga sayaw. And looking at this draft index once more, surprisingly, ang taas pa nga ng burst potential ng TNC compared dito sa side ng AP Bren. Kasi meron sila ditong Irithel, a straight-up marksman. Mga tatlong crossbow lang pwedeng mabura yung mga squishy heroes na meron ng TNC Pro Team. And also, yung Martis, yung decimate factor. Ito yung tinatawag naming herong nananaginip. Ito yung oras ng TNC na kuhain ulit talaga yung early game pero nang mas pulido at hindi nabitawan ng sobra kasi kung magle-late game na as seen din naman dun sa ating draft index, papabor na lalo sa AP Bren. Welcome to game number 2, TNC Pro Team, AP Bren. Sino ang magwawagi para sa ating last match of day number 1, week 4? Well, nabanggit mo na rin kanina to, Brigida, na yep. Recently buffed yung isang Akai. Pinataas yung kanyang shield and yung damage na binibigyan ng kanyang mga skills. So, straight up, pwede siyang sumabay doon sa gusto ng TNC Pro Team na early game. Kaya niyang mag-provide ng damage and look at Pando. Dito, Wanderer pa lang, ini-involve niya na yung sarili niya and they were able to get that first blood. Sinalubong nila. Literal na abang ang ginawa doon lang AP Bren. Parang pagka-clear, dumiretso sila doon sa River Bush. Not a good pick-off if you're TNC Pro Team, but at least it happened now at hindi mamaya. Hindi ganun kalaki yung makuha ng AP Bren sa pag-pick-off kay Goyo doon. Well, clear yung ideas, looking at the emblems. But then again, Few will try and flicker out para makatakas doon. Now, going back. Buhay pa rin! Teka lang, pinakasok na nga, pero bukang si Mentix pa nga ang mabibigyan. Few still.
still survives. Napakaaga ng ating balagbagan. Yeah, middling! Hindi rin tatatapos doon. Meron pa palang isa. Si Goyo ang isusunod. So far, AP Bren, 3-0 na. Clear frustration na nakita natin galing sa side ng TNC Pro Team na sobrang gigil talaga para mahuli si Few. Outplayed by the idol of the kids. Sumabay lang siya kasi sabi kanina na outplayed siya ni Innocent eh. So siya naman daw ngayon. Now going back to the thought, nung nakita ko nga yung emblems, tatlo yung naka-Wilderness Blessing sa side ng TNC Pro Team. Clearly, gusto nilang hawakan yung early, which is napipigilan ng AP Bren. Because of those scattered team fights, yung sa mga surprising na pick-ups na ginagawa nila with a teamfight-centric lineup like this. Okay, level 4 na dito si Ogun, but this is Deepa. Wala na nga ang explainer ng TNC, kaya medyo alanganin yata ang kanilang magiging pagpasok sana for contesting this first turtle. Mukhang hindi na nga nila na-contest pa. AP Bren ang nakasecure. Ito yung complete opposite ng inaasahan natin. Coming into the early game, Doshi Gakes, parang sabi natin, dapat TNC nakakakuha ng early. Yeah, you see here a fact about Ajay. Second in KDA and average assist among all XP laners in MDLPH S2. So no surprise na siya ang kinuha ng TNC Pro Team to help them out for their campaign here in the regular season. Again, Ben, thanks. No surprise din na siya yung unang pinick off prior the turtle, pero si Ogwen yata ngayon hindi na makakast yung Primal Wrath. Sinalo yung Decimate nang kanina pa gustong maghigante na si King Kong. So, bumabawi na yung TNC. Ito na yung potential. Ito na yung snowball na tinatawag natin na kailangang pigilan pa ng AP Bren. Kasi masyado pa naman maaga na sabihin na kokontrol na talaga ng AP Bren eh. Yung mangyayari up to the mid-game. Now, Pandora and AJ, look at the damage! Grabe. Ang sakit, pero may Petrify na natitira. Bumalik din yung buhay na sari si Yu at mukhang ibinuhusang lahat para mabawian si Pando. Napakarami at napakabilis nung nakita nating respo. Surprise call, pero AP Bren, mirror rotation. Mape-pressure dito yung goal ninyo ng TNC habang makakapos sila sa taas. Well, maganda naman for TNC na kinumit nila yung mga resources nila na yon. Kasi they were able to take down the turret, not just the energy shields, which in return for AP Bren, hindi nila nakuha yung turret sa baba. Mas malaki ang nakuha doon ng TNC kasi bawe at Tore na malapit pa sa kung saan magsuspawn yung susunod nating turtle. So, malaki-laking advantage yun kung magkakaroon man tayo ng pagkakakitaan dito or yung kakitaan sa pagitan ng dalawang. Iba pala yung pagkakakitaan. Parang ano yun eh, usapang trabaho na. Pero, ayun, 8 seconds prior the next turtle. At mukhang gusto rin namang bawian ng TNC ang pag-secure nito this time around. Sila ang nauna sa pag-position. Okay, second turtle up. Tingnan nyo yung mga dalawang roamer ng kumpanan natin, Bentix, Ogwen. Ngayon si Bentix ang tatalon. Mahuhuli niya nga doon si Ogwen, pero dalawang ikot ang ating nakikita. Makaka-flicker out si Ogwen at kinast niya nga yung Primal Wrath. King Kong, still the one being able to secure that turtle. Kaya naman pinagsusuntok na ni Pando at aalis na lang yung mga miyembro ng dalawang kupunan. Ito yung difference eh, nung dalawang roamers natin. Itong si Bentix, may kailangan niyang dumistansya muna. Yung surprise ng kanyang talon. Meanwhile, Ogwen, kailangan niyang humarap agad. Kasi kailangan niya mapuno yung bar ng kanyang passive para magamit niya yung Primal Wrath into its maximum potential. Okay, Bentix, tuloy-tuloy ang galaw nila. Or TNC Pro Team, rather. Pagkatapos ng hindi na gustuhan na start, they have found a way to turn things around. Si Goyo rito ang mamamataan, pero si Ogwen, medyo nangangalahati na yung buhay niya. Ikakas na nga ba yung Primal Wrath? Mukhang hindi naman muna. Walang Decimate na kinumit. Grabe. At nabuhay naman ang mga players na nagkita doon sa bandang bottom lane. Well, Joshy guys, grabe yung microhan ng dalawang teams. Kitang-kita mo na naghihintayan sila ng mga skills bago mag-commit sila. Uy! Eto, wala na dapat hintayan. Kaso, may Purify tsaka BMI pala na tinatago si Super Marco. Okay. Handa siya sa posibilidad eh. Kasi pwedeng paulit-ulit itin gawin ng TNC Pro Team sa kanya. Wow. What a sudden call by TNC Pro Team to commit to that. Again, pag meron kang Kufra, kung meron kang Faramis, even though hindi masyado maganda yung umpisa ng laban mo, kailangan mo din ipataas pa ang iyong ikot. Your pace. Paano makahanap ng place around the map? Items. Any key things we're looking out for? Oy, meron ng Blade Armor pala. Si Kyle Teezy. Pwede niya agad harapan yung manggagaling na damage dito kay Innocent. And yun naman yung mahalaga for this Akai na makasustain siya. Kasi technically, ang Akai para manalo sa mga retry battles, ihaharap talaga siya. And at the same time, gagamitin nyo kanyang heavy spin. Now, may stretch. Di yata aabot doon.
Si Ben Things mateterrify, pero malalaman kung nasaan yung ibang mga miyembro ng AP Bren. This is once again 8 seconds right before the next and possibly hindi na nga maging turtle pagka hinintay ng dalawang teams. Pero itutuloy naman nila ang pag-secure. Mukhang turtle pa rin ang kanilang ilalaban. Ben Things maanap doon si Ogwen. Ginamit na rin yung kanyang Tyrant's Rage. Pero ngayon magsasasagot ang AP Bren. Flicker out para kay Ben Things dito. Pero nandyan rin yung Black Dragon form na magmumula kay Ajay. Hahanapin niya yung mga miyembro na nandoon sa bandang likuran. Pero ngayon siya ay mag-isang napagitan. King Kong once again secures the turtle. At dyan yung Blazing Duet. Pero si King Kong ang haabulin. Siya ngayon ang hindi papatakasin. Nakuha mo yung turtle. Kailangan makuha namin yung kill! Gusto ko lang sabihin na AP Bren, nakuha nila yung ideal na prerequisite before that turtle fight. Nakuha ni Few yung Nether Realm mula dito kay Goyo. And also may ultimate pa si Kyle TZ and even si Pando ay kasama doon sa equation na sumasama all the time bago pa man mag-spawn yung turtle. But then, yung retry skill ni King Kong. Yeah. Naka-set up din si Ajay ng magandang petrify sa dalawang miyembro ng AP Bren. Kaya ata na guluhan yung pag-retry ni Kyle at pag-secure ng turtle na yon para sa AP Bren. But ito naman yung ganda nila. Kukunin nila yung purple buff ni King Kong. Sobrang commendable ng hindi nagiging behind in terms of levels kahit na ganito yung sitwasyon ng TNC, especially their jungler. At yung fact na paulit-ulit talagang nasi-secure ni King Kong yung mga objectives, yung mga turtles na nakikita natin. Kung maulit man yun para dito sa ating paparating na Lord na ayaw naman sana mangyari ng AP Bren, baka ito pa yung opportunity ng TNC na lamangan in terms of objectives yung AP Bren. Oo, tsaka kailangan nalang respetuhin ng TNC Pro Team si Super Marco kasi ang saya ng buhay niya, hindi siya nahirapan sa pag-farm. May golden staff na siya. Malapit na ata siya mag-DHS. Kyle TZ, ito lang yung bilis ng pag-farm ng isang Akai, which is we would expect. Pero Ben Things, maganda sa mga position niya like that eh. Pero may kakayahan yung AP Bren kasi na humaze check. Kasi alam nila na wala din namang burst sa kanila. Enough yung info kasi si Super Marco on the mid, yung tatlo yung nakaharap. Maybe TNC Pro Team, kailangan muna lang itago yung mga positions nila. At this very particular moment, knowing na 16 seconds na lang, may Lord na. Kailangan silang mauna dun sa mga bushes and at the same time, from out of nowhere, na-jump mula kay Ben Things. Oh, yun gusto mo talaga sa TNC ngayon, eh, mapangharian yung mga brushes na parang mayat maya laging dinadaanan ni Pando, kaya medyo nagiging challenge talaga. Yeah. Hindi ka basta-basta makapuesto kasi papasok si Pando sa mga bush at nakakahanap naman talaga siya ng way na maka-out kahit na anong mangyari. Pero ngayon, ayun ang ginagawa ng TNC. Mas tago talaga ngayon sina Ben Things. King Kong lang ang nakalitaw. At kahit anong mangyari, makakalipad naman agad si Ajay kung gugustahin niya. So sayawan muna para dito sa dalawang kupunan. Lord Dance, number one, para sa game number two. Sino ang mag-commit muna? Anywhere in the map, hindi lang dito sa Lord. Pwede baka tumalon meron. Si Ben Things. Tingnan natin, Super Marco, meron na corrosion size na pala. Innocent, hindi alam ng AP Bren yung kanyang posisyon. Maaari siyang tumalo na lang bigla. Pero Ben Things, kailangan na kailangan talaga dito yung talon niya. Pero may innate kasi na pang-counter ng AP Bren. Yung ikot na naman ni Kyle. Noy, mahanap ni Ogwen, makakancel yung Tyrant's Revenge. Pero si King Kong pa rin ang makakasecure ng Lord. Ngayon, ninahabol na ng AP Bren yung mga players ng TNC. Pero kahit na nagkaroon ng ganoong sitwasyon, hindi pa muna tayo makakakita ng laban. Kaso si Ajay pumasok, meron pang Petri, wala. Pero si Ogwen nandoon with the online. Kaso yung pagpasok ni Ben Things sa may ipet na magpumula din kay Kyle TZ, makakakuha ng napakaraming damage dito ang AP Bren. And si Few ang unang tutumba. King Kong! What a retry! Inikutan ni Retrihan. Tapos nakakuha pa ng mga kills at ang ng Tore, ang TNC Pro Team. Gusto ko lang sabihin doon na wala rin talagang humawak sa kanya. Nakuha niya yung gusto niya na okay, makakapasok ako dito. I trust my retry skills and he did. Got that Lord. Another steal from King Kong. Now, what's left for TNC Pro Team is to maximize yung kakayahan ng Lord na to. Makapag-push ng outer turrets. Pero look at Pando. Sinasalubong niya na agad yung lane na sa bottom kahit man lang isang lane maprotektahan nila ngayon. Ito yung sinasabi natin na kapag nakuha talaga ng TNC yung Lord na to, liliit na ng sobra yung mapa para sa AP Bren. And it's exactly what happening. Naagapan man ni Pando yung bottom lane, hindi natin matatanggal yung fact na base turrets nila ay exposed na puwera doon nga sa inangat na lane ngayon ni Pando. Laking gulat na naman ng AP Bren. Grabe yung retry ni King Kong. 5 towers to 2. Lamang ngayon ang TNC Pro Team sa Tore.
sa space, sa mapa. Looking at the items, neck and neck, ang dalawang gold laners. Malapit lang, ang kanilang gold. Mm-hmm. Pero ang nagiging worry ko dito for TNC Pro Team, if hindi nila ma-end ng at around 15 minutes tong laban, maybe it's a clawed time. Pa-wind of nature na si Super Marco. That would give him freedom to reach those backlines with the Blazing Duet. Itong si Innocent, meron na rin naman siyang wind of nature. So parang, oo nga, it's time for TNC na gumawa na ng laban. Maghanap na talaga ng pwede nilang ipanalo. I-force na nga yung mga clashes na alam nila or alam natin na clearly magagawa naman nilang lamangan as of this moment. Pero ang AP Brendan na nagsasama-sama ng paulit-ulit, mukhang nag-iingat din na hindi mangyari yon kasi alam nila na isang push na diretso pwedeng tapusin ang TNC to. Okay, number one, huwag muna magpakita si Goyo sa mga clashes. Huwag ibigay ang Nether Realm. Number two, hawakan na ni Bentings yung bush na yan. Huwag niyang bibitawan. Kasi 26 seconds na lang, my lord, na naman. This is gonna be a very crucial one. And if King Kong mabigyan na naman ng kalayaan na pumasok na lang bigla in retribution, this could be deadly for AP Bren. Huwag kang bibitiw bigla para sa dalawang kupunan na to. Hintay lang. Ramdam mo yung tension sa Shooting Gallery Studios. Sobrang taas ng halaga para manalo si dalawang teams. A win for these two teams means so much to the Bees, to the Hive, to Phoenix Army that they are holding on. Oh! Ang hinalap nila doon ay walang iba kung hindi si Ogwen. Gagamitin naman yung Primal Wrath, ika-cancel. Doon yung Earth Shatter. Makukomit naman din pala kahit papaano. Kaya naman yung Heavy Spin. Ginamit rin ni Kyle TZ. Ajay ngayon, nag-iingalo. Pero yung Netherrealm, sasagipin siya doon. At si Ogwen, nag-Primal Wrath na nga. Pero walang nawala sa parehong kupunan. Okay, ang daming ulti na nagamit na. Dalawa, apat para sa TNC Pro Team. Tatlo na para sa AP Bren. But mabilis naman bumalik yung ultimate ni Pando na nag-clear ng minion wave sa taas. Still no clear winner for this lord. Alam mo, gusto ko na-comment yung ginagawa ni Pando na consistent pressure doon sa dead lane. Mapapuwersa talaga at mapapuwersa yung TNC Pro Team na magbigay ng isang tao to react on that. And that's gonna be Ajay. Alam ng AP Bren na walang Nether Realm. Pwedeng burst nila tong lord, pero nire-respeto pa rin nila yung talo ni Bentings. Hindi nila alam kung nasan. Hindi tatamaan si Ogwen. Okay, naiwasan. Right at the edge. Kamuntikan. Nararamdaman na natin yung kaba. Oh! May entry doon. Nagkagamitin si Ajay. Super Marco. Napapuri na siya. Alam na yun ngayon ng TNC. Wow. Few. Already has a Divine Glaive as well sa Valentina. So masakit na ang damage ng mid laner ng AP Bren. 15 minutes yung timer dito ni Josh Case para sa TNC Pro Team. Lumalapit na doon sa point na yon. This lord could be game winning. Series ending. TNC, AP Bren, sino makakakuha? Ajay goes with the Black Dragon form. Maghahanap na nga dito ng mga players si Ajay. Yung Lord ay medyo very low na nga. Pando, hinahanap sila Innocent. Bentings, bouncing ball. Pero napabawasan na rin sila kahit papaano. At yung Lord, kailangan natin natungan dito. Kikong pa rin ang makakasecure ng Lord. Kaya naman ang AP Bren, ipaforce na nga nila yung laban na kanina pa nila hinahanap. Mapapatumba nila ngayon si Ajay. Kinakailangan ngayon na sumunod ang depensa. Sabi ni King Kong, I guarantee I gotcha! At nakuha na naman niya ang isang key objective para sa TNC Pro Team! Tuloy ang laban ngayon dahil naghahanap ng laban no! ang TNC! Innocent na papabayaan! Pero yung Blazing Duet mula kay Super Marco maninigate nung Wind of Nature! King Kong dito na-isolate mag-isa! Decimate, ikinumit na nga pero makakatakas naman ang mga miyembro ng AP Bren! But maybe not! Kasi pumasok pa rin si Bentings! We'll take her out din naman para makatakas at disengage na ng tuluyan! Pando! With a crucial save kay Pew! Yung decimate naka-up eh. Isang palo na lang, isang pindot na lang, pero out of range because of the knockout strike na naman na nanggaling kay Pando. What a crucial move para bigyan ng paghinga ang AP Bren. Ang sakit! Binana ni Innocent si Kapitan Pew! Bentings! Okay, hindi siya tinatawag na heavy crossbow kung hindi talaga siya mabigat. Pero si Super Marco ngayon, inuunti-unti yung buhay ni King Kong. Maka BMI out, hindi masasaktuhan nung talon. Pero ang AP Bren ang nakikita natin on the defense, talagang sobrang dikit na nung nakikita nating sitwasyon. Tuloy pa ang laro, hindi pa tapos ang game 2, hindi pa tapos ang serye. A win, very important for these two teams, TNC Pro Team. King Kong putting on an all-star performance to keep TNC alive. Winning condition for AP Bren, retry. Kailangan nang ma-secure ng AP Bren yung next na objective para ma-solidify din yung
hindi pa nakukuha si Super Marco. Yes, wala pa siyang deaths dito. Luck item na siya, pero hindi nila nako-convert into kills that much. That's an 0-0-2 for a Kulod. So surprisingly, dapat parang mas mataas eh. Makakakuha siya ng kills or assists. Immortality pop para rito kay Ogwen Pando. Pinagsusuntok yung mga nandoon sa likod. Pero si Ajay, ganoon din naman ang kanyang ginagawa. Kaso sasalubungin siya ni Kyle Tizzy. May image siya dito sa bandang mid-bush. Nandoon yung Netherrealm para sa gipin ang kanilang mga buhay. Pero si Ajay, hindi nga naman susurvive pa. Merong kilopi ang Netherrealm dito na magpumula kay Fiu. Kaso ang AP Bren, very low on HP. Grabe Pando! Pando, pinagsusuntok yung tatlo. Kaya naman makaka-double kill si Kapitan. At mapapawian din naman ang TNC. Pero still, matakatakas si Kyle Tizzy. Wow! Pandora the Explorer finds the mark, but TNC finds the counter. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Again, we're back on a CISO battle. Hindi na naman natin alam. 17 minutes onto this game. Sagutan lang. Fast talk eh. May problema? Sagot agad na binibigay ng dalawang teams. TNC Pro Team. Yung, eto na naman yung mga talon ni Bending sa bigla-biglang kumokonekta. Yung mga yakap, yung mga setup, and AP Bren naman, yung effort ni Panto. Yung crucial na knockout strike, giving the double kill for Pew. Fast talk. Tito Jossie, laban o bawi? Laban. Retry o laban? Retry. Iba ka, Professor Jushi. May fast talk din pala. Pero kung si King Kong yung talagang kinokomment natin for this match, it's also Pando on the other hand na napakaraming ginagawang possibilities para sa kanyang mga kasama. Wala ng Black Dragon form ngayon para sa side ng TNC. They were already able to get some information. Kaso, wala yung dalawang membro ng AP Bren para dito ah. Unti-unting nag-fall down yung power spike na meron ang mga members ng TNC, King Kong specifically. Pero pinapakita at kinocompensate niya with execution. Conceal play mula kay Owen. Ano ba sila? Ay! Oh! Naanap pero sumabay yung nakap ng Lord! Pero Terrify! And yung clutch na Netherrealm! Pero si Pandora pinagsusuntok na naman yung mga nakikita niyang membro. Napakarami ng low si Koyo ang unang tutumba! At ngayon mababawasan ng isang membro ang TNC pero yung passive buhay na naman si Koyo bigla! 5v5. Still 5v5. Ito naman yung conceal play ng TNC! Oo, hinahanap si Super Marco! May Blazing Duet and Wind of Nature na mapipilitang gamitin! Napakaraming na burn na resources! Wind of Nature forced back! AP Bren, TNC Pro Team, walang bibitaw pa rin sa Lord. Nakawak pa rin yung dalawang junglers, Kyle Tizzy and King Kong. A lot of ultimates have been used, pero the thing for TNC, yung talon! Yung pag-aanap kay Kapitan! Wala nang Valentina ngayon para sa side ng AP Bren! Few is through, but AP Bren, kaya pa rin ata nila mag-contest dito habang buhay pa si Kyle Tizzy, but it's 5v4. Lamang ang TNC. Can they force sa game number 3? Pando, medyo delikado. Nakikita natin ngayon kung paanong isinasayaw pa din ng Bren. Si Super Marco ha, parang iba yung kanyang pinaplano doon. Pero si Owen, very low on HP na. Ajay, mukhang hahabulin talaga sila. Primal Rat, makakast pa. Clutch, pero may petpin na nalitin na. Ahabulin pa yung kamao. Mapalik yung buhay ni Owen. At si King Kong hanapin nga lang siya. May decimate, pero hindi aabot para tapusin yung buhay niya. Mega kill still for King Kong as he takes him down. Pero si Super Marco nabasag yung top. Wow! TNC, walang roamer ang AP Bren. Mahirap makapag-hold at makapag-contest sa Lord. Nararush na ng TNC pero kailangan pa rin nila mag-ingat sa mga split push na ginagawa na Super Marco. Few is here as well. Okay, ito yung signature push na ni Bentings ha. Parang palagi pinamamahayan niya na to. Pero ang sakit na ng damage na meron din si Innocent. Nakita natin kinakailangan ng murong body panto. Pero yung talon na magumula kay Bentings, may iwasan din naman kahit papaano yung Super Marco. Ngayon naman, sila ang very low on HP. Nagbabalik na rin si Kapatan para i-boost yung magic damage na kinakailangan kontra doon sa mga medyo squishy na heroes dito ng TNC. Pero si Bentings dito medyo delikado yata. Pando. Kaya kailangan natin tutukan din si Panto sa kabila. Nahati na yung mata ko! Saan na ako titigay? Kyle Tizzy ang makakakuha! Ajay, go down and out! Gonna be Decimation Chain para kay King Kong! Habulin pa niya dito si Fiu para si Super Marco! Mananakap! Walang Wind of Nature dito! AP Bren, lumalapit pa rin! Innocent with a Decimate! Papusok siya! Immortality for Super Marco! Innocent! Napakarami niyang ginawa pero siya pa rin ay tuluyang tutumbaan! Ngayon naman si Bentings! May mahuli na namang dalawa! Kinakailangan nga lang yatang mag-disengage! Dahil makakahuli din naman ang AP Bren kontra sa kanya!
2-on-2 lang. Pero yung Lord is still on AP Bren. That crucial retry win condition, maaari pwede pa rin gamitin para tapusin yung laban. Ang ending nun, hindi pa tapos ang laban. Tuloy pa rin ang TNC versus AP Bren game number 2. Wala si Super Marco to push para sa AP Bren. At mukhang makakadepensa ang TNC dito. Kaso ang AP Bren, sisiguraduhin nila na makakakuha din. At least Pando, sila man lang. Benting! Pero makakauli dito si Benting. Si Panto na ipit under the turret. Pero may minion naman kahit pa paano. Kaso doon naman sa kabilang kailangan mong tignan. Dahil ibinuboost niya na rin lahat ng damage na kaya niyang i-exhaust using the Primal Wrath. Benting din dito. May todo defensa para sa mid lane. Pero tignan mo yung ginagawa ng mga players ng AP Bren. May mga minions. Buhay naman na si Innocent. At makakadepensa na ng tuluyan ngayon ng TNC Pro Team. Wow! Okay. Alright, Shooting Gallery Studios, maging high para sa AP Bren and TNC! Crucial plays after crucial plays. Jumps, setups, pero ngayon, lima na ang AP Bren. Ito na ang literal na gustong gawing pagsugod ng AP Bren as they focus on to the base turret. Nadyaan, yung heavy spin, may ipit si Innocent. Hindi muna makakadepensa, pero may petri namang gagaling kay Ajay. Kaso ang target ng AP Bren, the Beast, isa lang! The Beast target the base and take the cities by a sweep! What a game! What a series! You'd want to ask for more and more! Pero sabi ng AP Bren, our winning moment was brought to us by our official sponsor, FWD Life Insurance. The Bees take a 2-0 and the sweep of TNC from AP Bren will be twice to be. Andun na ako sa punto na talagang hindi na ako sure saan ako titingin kasi nandun yung threat ng isa na namang split push ng Akito. Tapos yung Lord Dance na kanina pa nating napapanood hindi matapos-tapos. Props to both of these teams for putting up such a great fight talaga. Pero in the end, it's still AP Bren. AP Bren. We've talked about it. 15 minutes, TNC must end the game. And after 15 minutes, parang pumabor na sa AP Bren, but still, congratulations. What a match. What a match. What a performance by a struggling TNC Pro Team squad. Similar to a few things na nasabi na natin in the earlier portions of our season, TNC Pro Team, the scoreline does not tell the whole story. Na-sweep sila, pero dapat balikan to ng mga Phoenix Army, ng mga fans ng MPL Philippines, kung ano pinakita ng TNC Pro Team to give a hard-fought win para sa AP Bren. That was a good match. That was a 2-0, but that was a great match. Definitely. Okay lang. Hinga muna, Brigida. Iba ang kanilang ginawa at hindi ko kakalimutan ang araw na ito na nasaksihan natin ang longest game so far at maging ang napaka-intense na laro na yon sa pagitan ng dalawang teams na to. Yeah. All I could say is, nararamdaman mo talaga yung kagustuhan nila na maipanalo na yung at least yung game, but more better yung series. Nandun yung Kigel Sobra. Yeah. And they were both so close. TNC Pro Team should be very proud sa pinakita ng performance nila dito. Again, going up against, yes, a struggling AP Bren squad, but it's still AP Bren. Ajay, I have to say, ang ganda ng debut niya. Wasn't the perfect start, but you don't look for the perfect starts. You look for a good, dependable performance at sobrang not even just good. Great yung performance ni Ajay. His attempt, nakita mo doon, to try and stop Super Marco from basic attacking. The Petri, the knock-up, na dish out niya doon sa Claude. A lot. Yeah. But at that point, masyadong na-overload na ng AP Bren. Sabi nila, okay, lahat na lang buhos para matapos na yung laban na to. Nandun na sila eh. Oh, nandun na eh. Pumakatok na eh. And straight up, they have the kids to do that. That's still a Claude. One of the, sabi na nating hari, ng late game. Yes. And Super Marco still proving na nung pagkabuhay niya, after that specific takedown na nangyari sa kanya. Tapos na to. The call is, tapos na to, guys. Ayaw na nilang patagalin kahit na nasa kanila yung late game. Sabi nila,
Hindi, nakakatakot yung unti-unting nagiging kapaan ng TNC. Eh. Parang sinabi nga natin earlier, pinamamahayan na ni Bentings yung bush malapit dun sa right mid bush. So parang dun siya palagi at palagi nakakakuha ng mga surprise setups. And it's something na parang medyo naulit-ulit eh, dun sa laban. Mm-hmm. So kahit papano, napakaraming almost dun na unting-unti na lang kung natuloy-tuloy yun ni parang TNC, pwede na nilang ma-extend yung series. Kaso nga lang, almost is still never enough. Tama. May nakita nyo din, sobrang crucial yung pag-retry doon ni Kyle Tease again. Hopefully, TNC Pro Team would be proud of that performance, but I'm sure the Bees and the Hive are very proud of AP Bren for taking that sweet victory over its TNC Pro Team. Ito naman, Mara Aquino with AP Bren for the interview. Thank you, casters. Everybody give it up for AP Bren. Welcome back, Pando. Wait, what? Ano nangyari kay Ra? Bakit naging Pando? Para pag sinerge yung Pandora, ano, lalabas agad ako. Eh, pag Pandora... Ikaw na nalilito eh. Pag Pandora kasi, pag sinerge mo, iba'y lumalabas, hindi ako eh. Nagpando na lang ako. Kaya Pando. Okay. Ikaw din nalito sa sarili mong pangalan. Welcome back. Alam mo, ang ganda na pinakita niya. Really great game to a point na ikaw lagi nagpa-pressure ng split push. It made it really hard for TNC. Kaninong call yan? Was it yours or? Team decision din yun. Pero pag sinabi ko kasi na mag-split ako, nakikinig sila sa akin. Kaya maganda yung naging ano flow ng minions namin at yung sa clash namin. And how does it feel like to be back? Especially after dun sa nangyari sa week 3. Ikaw pala yung susi eh. Wala, sobrang saya ko lang kasi tagal ko din gusto talaga maglaro. Tsaka gusto din makabawi sa TNC kasi nung isang game ako last season, natalo pa kami dahil ako naglaro. Ah, ngayon bawi. Oh, bawi, nakabawi na. Bawi dahil na-cut nyo ang inyong lose streak. Congratulations, great job. Actually, ito, Fee, maybe you can answer this one. You guys started the season really great. And ang taas talaga ng expectations sa inyo. Kahit nung first day nyo nga, kahit jet lag kayo, you guys did phenomenal. And then week 3 happened. Natalo kayo sa lahat ng inyong series. Anong nangyari sa week na yon? At paano kayo, anong ginawa nyo during the 4-day break? Paano kayo nakabangon? Nung pagdating ng week 3, parang ano kasi, nagkaroon ng patch na malaki. Tapos hindi namin siya masyado nagamit. Tulad yun. Tapos binibigay lang din namin sa kalaban namin yung mga, ano, yung mga magagandang support. Tulad nung Angela, yun, na-abuse ng kalaban. Tapos ayun, nahirapan na kami. Nung naamba kami ng Omega, parang nag-overthink na kami sa kung anong dapat namin gamitin, kung bigla na lang kami gagamit ng support, gano'n. Tapos, hindi na namin naayos masyado yung drafts namin nung pagdating na ng second pati third game namin. So, it was the patch and then also, you were overthinking. Now, what made it successful today? Anong ginawa nyo as a team to make sure na hindi kayo nakain in your mind with that loss? Nag-focus kami sa ano sa iba't ibang hero nung past few days na training namin. Di yung kadalasan kasi sa scrim namin kung ano lang yung ginagamit namin, parang minamaster namin eh. Tapos nung mga past few days na focus kami sa mga meta heroes na ayun yung gagamitin namin, tapos kung ano yung kayang labanan o hindi. As a team, what did you guys do? Yung iba nag-workout kasi what did you guys do para mag-bond more to make sure na walang drift? Sa ngayon, nag-RG lang kami kasi nag-reset yung season eh. Parang sabay-sabay kami nagpapamitik. So, ayun pa lang yung pinaka-bonding na. Nag-workout pa rin ba kayo? Apo, nag-workout pa rin. Nag-workout pa rin. Patingin ng muscles. Patingin. Ay, nag-haircut din. Sir, short na haircut niyan. Curious ako, what made you change your hair? Kasi sabi nila pag bagong hair daw, minsan di ba may breakup or anong meron? Bakit may bagong hair? Trinay ko lang po, kung bagay. Tapos parang hindi. Oh, bagay ba guys? Bagay? Bagay na bagay. Oh, nasaan? Nasaan yung CR? Wala, nakalimutan ko na nasaan yung CR eh. Kasi kalbo na ako eh. Well, congratulations. Ang galing, ang ganda ng iyong hair. Now, we're gonna announce the match MVP. Let me hear some names. Louder! Let's take a look at the screen for the match MVP! Kumakanta pa sila, tignan natin to. Pando! Congratulations! Thank you much! Oh, di ba? Debut game, ikaw pa ang match MVP! Big deal! How does it feel?
Sobrang saya ko lang kasi kahit hindi na po naglalaro, mataas pa rin nila, tiwala nila sa akin. Ayun. At na, at least na deliver ko yung laro ko. Anong gusto mo sabihin sa mga supporters mo? Sinisigaw yung pangalan mo? Parinig ulit! Cheerleader ka. Anong gusto mo sabihin sa mga supporters? Nagpapasalamat sa kanila kasi kahit nasa backstage na ako mostly season 11 tapos ngayon season 12, lagi pa rin nila ako sinisigaw. Hindi nila ako nakakalimutan. Job well done. Once again, congratulations to AP Brand. You may now take your bow. And finally, you may take your walk of victory. AP Brand is back sa kanilang winning ways. At sigurado makakatulong ang punto sa nakuha nila ngayong araw na to para pag-usapan ang nangyaring laban. Babalik na tayo sa ating casters. Pasok! Congratulations, AP Bren, and of course, ating series MVP na si Pando. Well deserved. Unanimous yung reaction ng crowd natin dito na Pando nga ang MVP ng serie. Hindi the roar. The roar. Kahit tayo, no? Parang naita talaga natin yung impact or yung laki nung epekto nung kanyang mga ginawa. Yung maliliit na knockout punch para lang sagipin yung mga kasama. Yeah. Tapos yung positioning, yung pag-show ng lanes, lahat. Tragic. And there's so many things to talk about this series. So, Josh and Cakes, good luck. Indeed, good luck to me with that kind of a game from AP Bren and TNC. Well, tinanagat natin kung sino nga ba yung nagdulot ng pinakarason doon sa panalo. And it's a collaborative effort, but still we have to credit one specific person, and that's gonna be Few with the Valentina. Nakikita natin yung early game items niya. Medyo chapsuy pa nga eh. Meron lang siya dito elegant gem, tapos mga magic wand. And come mid-game, nag-transition siya bigla doon sa mga items na kailangan talaga niya. And nakikita natin doon sa difference ng lineup na meron sila. That's a classic Valentina and Faramis na madalas na sinasabi ng mga casters and lahat sa amin na kung sino yung maunang magbitaw ng Nether Realms, siya yung matatalo. And a lot of times we saw, looking at the highlights na itong side ng TNC, sila nga yung nauuna, sila yung umi-initiate. Kasi nga naman, yun yung nature na meron yung line nila with Bentings on the Kufra. Kung baga kailangan dumistansa muna, mag-i-initiate with the jump. Pero yung kakayahan ng AP Bren dito na kumounter-initiate because sila yung nahuhuli kasi laging late na nakokopya na nga ni Few yung Nether Realm na binibigay ni Goyo, yun yung naging dahilan for AP Bren to withstand the extended team fights. Pero still, 14 minutes into action, yung gold lead at 700 lang, and we have to commend King Kong with a lot of crucial Lord Steals, crucial retribution na kahit sabihin natin hindi na ideal para sa kanya yung sitwasyon na makapasok muli doon, and a lot of times din na napapunish sila because of the steals na ginagawa niya. It is AP Bren na alam lang nila na okay lang na ibigay yung mga yon basta yung kahuli-huling Lord ay masesecure nila. We've timed itong TNC Pro Team 15 minutes into action. If hindi nila kayang i-end at that specific time, this Super Marco, this Claude would power up, would get the items that he needs, the position, and even itong si Kyle TC na naka-adjust doon sa timing nung retry. This is the specific moment to where Kyle TC, crucially, getting that Lord against TNC, nag-cooldown na nga yung kanyang heavy spin dito sa pagkakataon na to. Hindi, ano na eh, parang there is a time na dapat na burst down na ng TNC, but good job for the rest of AP Bren to delay that Lord take from TNC. And Pando, with crucial knockout strikes, with crucial saves para sa mga kampi niya, specifically kay Few. And this scattered team fight, makikita natin onto this last base siege na ginawa ng AP Bren, na kumpleto muli sila sa sobrang tagal na mga laban na nangyayari, buo na muli pala yung lima ng AP Bren. That's why ang call ay tapusin na lang bigla at wag nang pansinin yung mga members ng TNC Pro Team. Looking at the emblems pa lang, alam natin na yung early game, TNC yung may hawak niyan. 3 Quantum Charges, 2 Wilderness Blessings, provides a lot of mobility in the jungle and in the river kung saan dun pa naman lagi nangyayari yung mga team fights pre
turtle or after the turtle. Kasi nagkakaroon ng times na nagkakaroon ng habulan. And yung mga habulan pa nga na yun, kapag nataya na yung AP Brand, sila naman yung mantataya right after. Parang talagang laro lang ng mga bata yung nakita natin. But AP Brand on that last play, again, doon sa steal, yun eh, doon na nag-matter. Makikita naman natin sa talaan ng objectives. Two turtles, two lords nakuha ng TNC. But that last, the first and last, kumbaga, yung pang-head start ng AP Brand, the first turtle, and yung pantapos, the last lord na nakuha ni Kyle TZ. Comparatively, makikita natin na yung Tore din ng AP Brand ay nananatiling mga basag. Kasi nauna na nga yung TNC na makakuha ng mga takedowns na yon. But unfortunately for them, nakuha na naman ng AP Brand yung win condition nila. Which what we said a while ago, retry. Yun lang. As simple as that. A lot of times we see and comparing the stats na makikita natin, pantay na naman. Just like what happened nung game number 1. Look at the hero damage. That's 331,000 compared to 342,000. Yung difference niya na 11,000 nang galing lang dun sa last team fight. Dun lang nag-boil down lahat ng mga nangyari. Monster gold stolen, 1,186 compared to 974. It is because of the steals na ginawa ni King Kong. But we have to commend again, even though na hindi nanalo ang TNC dito, King Kong, with a damage taken of 208,000 into all of those crucial steals. But AP Brand, na veteran move eh. Alam nila yung kakayahan, alam nila yung nature ng mga heroes na gamit nila, specifically Super Marco, specifically Few, kaya nakuha nila yung panalo doon sa laban na yun, sweeping the Phoenix Army right away.